Nagbabalik po ang homepage. Mga ka-homepage, kayo ba ay pamilyar dito sa tinatawag nating rock balancing? Ako kasi ngayon ko lang ito narinig eh. Hindi pa kasi po natin karaniwang narinig ang kakaibang hobby na ito or craft. Actually, it's an art form. Ano po? Kaya naman ngayong umaga, mga ka-homepage, hindi lamang po natin aalamin kung ano nga ba ang rock balancing, kundi papakita din namin sa inyo kung papaano ba ito gawin. Joining us this morning are Mr. Ildefonso Vista on my left, one of the founders of Rock Balancing Philippines, at makakasama rin natin sina Mr. Sonny Vista. Hello, wave po kayo, sir. Ay, hindi, hawak niya ang bato. Okay, at si Mr. Jericho Deogracias. Good morning, busy sila. Bumubuo sila ng structure. Good morning po sa inyo. Let's talk about rock balancing. Ano nga ba ito? Is this a sport? What is it, an art rock form? Rock balancing, mas inaano siya as an art. An art. Tapos, it's a form of meditation din para para iyan yung patience ng isang tao. So, yun na more na nagbabalance ka, parang nahihirapan kang magbalance. So, dun parang natetest yung isip mo kung saan mo talaga siya dapat ilagay. Okay, so talagang nagsimula siya, pwede siyang hobby, ganun, sir. Mm. At the same time, may binubuo kasing structure, ano? Tapos may mga benepisyo pati sa ating kalusugan. Meron po. Siguro nakakaalis ng stress to. Huwag lang masyadong IDN, ano? Pero what were these? Iba't ibang, anong klaseng mga bato ang ginagamit natin? Actually, it doesn't matter. Yung mga bato na ano, napulot lang namin kung saan-saan yan eh. Okay. So, hindi mo kailangan mag-ano kung kailangan pang bumili o ano. Nasa paligid lang natin. So, dun lang makukuha. Yun yung isa sa ano nung art niya na kahit saan pwede natin pagmulan. Okay. Ano po ba, what is so special about rock balancing? Ano ba ang mga challenges that we will have to face or deal with kapag tayo ay nag-engage sa ganitong uri ng hobby or art? Unang-una, yung challenge na may nakita kang bato, yun ang gusto mong patayuin. So, pipilitin mo yung sarili mo na ibalanse siya. Nagkakaroon ka ngayon ng determination para gawin mo yun. So, yung patience lalo, maiaayos niya. Alright. Ah, okay. So, talagang pahabaan ng PC nga ito. Alright. Tapos, ano po ba ang pinakamataas, if ever, na structure na nagawa na ng grupo ninyo? Sa nagawa ng grupo namin, yung pinakamataas, yung sa UP siguro nung nakaraan. Siguro mga lampas ng konti lang sa akin. Pero more on stacking siya, yung nasa ibabaw, yun yung pinaka-nakabalance. Okay. Mas stable dapat ang ibaba. So, yun ang yung foundation ang pinaka-importante. Kaya kung makikita natin, ang mga nasa ilalim, yun yung mas malalaking rocks. Mm-hmm. Tama ba? Tapos paliit ng paliit yan. Pero makikita nyo rin na very intricate ang paggawa kasi yung dulo na hindi naman flat yun, di ba? Talagang ipapwesto mo yun in such a way na hindi siya malalaglag. Yes. Ano ang life niyan? Kunyari, naggumawa kayo ng ganyan at binigyan niyo ako, nagparinig naman, at inilagay ko sa aking bahay or sa aking kwarto, gaano kaya sa katagal pwedeng, na hindi nababangga naman? Walang hindi namin masasabi kung gaano katagal. Kasi it's an ephemeral art. Uh-huh. So, hindi siya talaga pang-permanente. Doon papasok yung ano na walang permanente sa mundo, lahat pwedeng mawala. Correct. The only thing constant is change, yes. You know? So, ito, walang mga pandikit yan. Wala. You just have to balance the rocks. Mm-hmm. Okay, paano nyo namang naisip ang ganitong uri ng hobby? Medyo kakaiba siya. Did we get this sa dayuhan ba sa mga foreigners? Tapos, ano po ba ang thrust talaga ng rock balancing Philippines? Ano ang, what did you have in mind when you put up such an organization? Mm-hmm. Nung una kasi, nagsimula lang yan kay Leandro Innocencio dito sa Pilipinas. Nag-landscape siya sa bahay niya. So, accidentally, naipatong niya yung bato. Sabi niya, parang hindi imposible na maipatong mo to. May pagduktong-duktong yung bato eh. So, nag-research siya tungkol sa rock balancing. Doon niya nakita yung tungkol kay Andy Goldsworthy. Na ang ano naman niya is collaboration with nature. So, gumagamit siya ng natural materials to form an art. Tapos pumasok din yung kay Bill Dan, which is nasa San Francisco rin. So yun, maraming mga artists around the world. Okay. So, promotion of arts to at the same time, may mga benefits po sa ating kalusugan, ano? And you mentioned a few, maybe we could reiterate again po. Oh, yung sa kalusugan natin, kasi pag nagbabalance ka, it's a form of meditation. Mm-hmm. Isa pa, anong nangyayari? Yung isip mo na exercise at the same time, pagka binabalansin mo yung malaking bato, pinagpapawisan ka ng gusto. So, parang yung stress din. Nag-exercise ka na rin. Parang ka na rin nag-exercise.
Tsaka pinakamaganda sa lahat, focus and patience. I think that's what this particular activity is trying to teach. And yung pinakang message ng rock balancing, hindi namin siya ginagawa as an art lang or as an exercise. Yes. Ang importante doon yung message na, which is nababalanse yung bato. Hindi imposible na ibalanse yung bato. Kinuha lang natin kung saan-saan, ganun din yung nature. Pwede nating pagsimulan kahit saan. Okay. May balance uli ang nature. Creating balance in nature. Ang ganda po. Meron po ba kayong mga activities? Upcoming activities? Maybe you would like to invite our viewers para subukan naman itong kakaibang hobby na ito, sir. Yung rock balancing, bali naggawa kami ng The Journey for the Trees na activity which focuses on tree planting sa mga riversides. Ginagawa namin ito tuwing rainy season. So by month of June, July, ganyan, magkakaroon kami uli ng tree planting, which sinasabayan namin ng rock balancing after nung tree planting dun sa mga volunteers. Mm-hmm. At saka meron kaming ibang mga exhibit. Ito siguro by April 30, magkakaroon ng Bazaar Love Triangle. Check nyo na lang sa Facebook, meron okay. Ano yan. So yung address dito rin sa QC. Alright, so sir, maraming salamat sa iyo. At sa inyo po mga kasama, thank you. Gano'n ba, ilang minuto to ginawa? O oras ba yan? Siguro minuto lang, nakita ko ginagawa ka niya 5 minutes. Ang bilis, ang ganda nito ah. I wanna take this home. Thank you so much guys and good luck sa mga activities niyo pa. Daily Health, mga ka-homepage is up next when we return. Thank you.